Alright, good morning. So nandito tayo ngayon sa Shell, magpapahangin tayo. Pero tayo na yung gagawa ng paghahangin natin, para hindi na natin maabala yung mga nagtatrabaho dito. So, yung isa kong kaibigan, naalala ko, nagpaturo sa akin, sabi, "Kuya, pwede bang turuan mo ako dito sa paghahangin? Kasi hindi ako marunong eh. Baka pwede yung panghangin mo na lang gamitin natin, yung lagi kong dala rito sa kotse. Yung panghangin ko ng gulong." Sabi, hindi daw siya kasi marunong dito sa mga gas station. So, gawin natin. Turo ko sa inyo, no? Basic lang, kasi mahalaga yung basic. So, hahanapin niyo muna yung pito, syempre, number one. Eh, medyo malambot yung gulong ko. Makikita niyo, pag malambot yung gulong niyo, pag yung dumi nandyan, no? Dapat ang alikabok nandito lang. Pag umabot na dyan, ibig sabihin, gumulong na yung gulong ninyo ng malambot. So, agapan ninyo, baka masira goma, libo agad yan. So, check nyo lagi bago kayo umalis yung mga gulong ninyo, no? So, turo ko na sa inyo yung basic na paggamit nito. Number one, set nyo muna yung pressure. No? Yan, 35. Pwede nyo i-plus or minus. Depende sa lambot na gusto ninyo, no? Yan, 30. Pero ako, from 30 hanggang 35, dun lang ako naglalaro, no? O kaya, 33 hanggang 35. Depende sa sasakyan, gano'ng kabigat yung karga ko. Pero pag wala akong karga, kung ako lang mag-isa, 33, okay na yun, no? Or 35, kasi low profile yung gulong ko, tas yung dala ko sa sasakyan, malaki. So, pag 33-30, medyo malambot yan ng konti. Pero masarap yung bounce niya, no? Hindi siya matagtag. So, 35, halimbawa, 35, no? Yan. Kagaya ngayon, magkakarga ako ng konting gamit, titigas ako ng konti, 35. So, yan, plus or minus lang ay pagsiset nyo, mga kaibigan. Tapos, pag walang-walang laman yung gulong ninyo, indutin nyo lang to. Yan, or sa ibang gas station, ang nakadrawing dyan, yung gulong na flat. Mangyayari niyan, lalabas mag-isa yung hangin dito. Yan. Kasi kung hindi nyo yung pipindutin, tapos sinuksok nyo to, wala siyang masisense na pressure sa gulong. Kasi pag sinuksok nyo to sa gulong nyo at may konting hangin, sabihin mo ng 5 PSI, kahit sobrang lambot niya, basta may konti pang hangin, masisense niya pa yon, magiririd pa yun dito. Pero pag walang-walang hangin, as in zero, tapos sinuksok mo, hindi siya magbibigay ng hangin. No, kailangan mapondohan muna siya ng una. Pag nasense na niya na mahina yung hangin o malambot, halimbawa 5, maghahangin na siya hanggang 35. Pero pag walang-wala, kagaya ng mga totally flat na gulong, pipindutin nyo to. Maririnig nyo yan, nalabas siya mag-isa. Kahit di nakadikit sa pito. Ayan o. Kasi popondohan niya muna yung gulong ninyo. Diba? So ayan. Tapos titigil yan pag wala na, pag puno na. Ayan o, 43. Bababaan yan hanggang 35, diba? So ganun lang mga kaibigan, no? Plus or minus, eto pag totally flat, kung hindi naman totally flat, edi idikit nyo na sa gulong, diretso na. Pusa na yung magbibilang kung ilan yung hangin na inilagay ninyo sa setting. Tanggalin natin. Dikit nyo lang. Tamang diin lang, wag sobrang diin, no? Mahitaan nyo yan. Tutunog naman yan pag ready na. Hindi ko alam kung nababasa. Ayan, 34 siya ngayon. Pag nag-35 yan, tutunog yan, titigil mag-isa. Ayan. O, rinig nyo na. O, tas hihilahin nyo na. Ganon, sobrang basic lang po mga kaibigan, no? Pero hindi yun, ano, hindi nakakaya itanong sa tip. Nakakagulat lang na meron pala talagang mga matatagal na nagsasasakyan, pero hindi pa pala nila alam yung paggamit nito. So, yun lang, tinuro ko lang yung basic sa inyo. Para sa susunod, kahit walang kayong tumulong sa inyo, kaya ninyo maghangin ng gulong. Yun lang po, sharing is caring. Easy Works Garage. Bye-bye!